Nagbanta si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy na mangangampa niya siya laban kay Senador Loren Legarda dahil sa pagsuporta nito sa CPPNPANDF. Ito'y matapos aminin ni Legarda na nakipagtulungan siya noon sa National Democratic Front of the Philippines, NDFP. Inamin din ito na pabor siya sa ilang ideolohiya ng nasabing grupo. "I have worked with the NDF and I'm not ashamed of it. I agreed with them on many subject matters that are close to our hearts," aniya. Sa tingin din ni Legarda ay hindi naman maaring tawaging ilegal ang paniniwala sa makakaliwang ideolohiya. Hindi nagustuhan ni Quiboloy ang sinabing ito ni Legarda na ilang beses niyang sinuportahan noong tumakbo ito sa national position. "We're on the opposite side now and I know where she stands, she is really an advocate of the other side," ani Quiboloy. "Bilang senador, pinagkakatiwalaan ka namin pagkatapos yung stand mo ganon? I feel so disheartened and disappointed because I look at her as a personal close friend," dagdag niya pa. Nangako naman si Quiboloy na hinding-hindi niya na ikakampanya si Legarda. "If you run again next time, I'm sorry to say Senator, I will campaign against you because of your stand. Sa susunod, ang iboboto natin ang tunay na nagmamahal sa ating bansa," aniya pa. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Legarda tungkol sa mga banat sa kanya ni Quiboloy. Pinag-initan ng mga netizens si SAGIP Party List Rep. Rodante Marcaleta matapos hindi matuloy ang posibleng merger sa pagitan ng ABS-CBN at TV5. Nitong Setyembre isang ay inanunsyo ng ABS-CBN na hindi na nila itutuloy ang pagbili ng 34.99% ng TV5 shares sa gitna ng posibleng imbestigasyon ng Kongreso tungkol sa nasabing deal. Isa si Marcaleta sa pumalag sa nasabing kasunduan sa pagitan ng ABS-CBN at TV5 kaya naman ang mambabatas ang unang sinisi ng mga fans ng Kapamilya Network. Kung sino dito sa Twitter ang marunong mangkulam, pakikulam na ni Tandang Marcaleta. Sabi ni netizen at Steven 0574517754. "Grabe tong Marcaleta na to, saan ba nagmula yan? Patawarin ka sa ginagawa mo," wika ni at Grace Manebatbawan. Ngunit hindi naman lahat ay binatikos si Marcaleta at sinuportahan pa nga ito. "Congratulations Kong Marcaleta for a job well done. You almost single-handedly battled and prevented the impending merger of the two most hated oligarchs in the country today, who both tried to circumvent the law. ABS-CBN is yet again back to its miserable condition," wika ni at Samten V. "Yes na yes, for me and Marcaleta, okay lang magka-franchise si ABS-CBN, bayad ka muna sa mga obligasyon mo. Taxes to the gov, unpaid salaries to its former employees. Then go manood din ako sa mga palabas nyo." Wika Carmelita Tan. Makarina Kandi, nakikita nyo mali ni Marcaleta, trillion utang ng ABS-CBN, dot mas ek-ek pala kayo, papakulam nyo si Marveleta, go ahead make your day nang malaman nyo sinasabi nyo, tama nga ginawa niya, sundin at batas, huwag na ninyong hayaan pagtawanan kayo ng mga mayayaman na yan, itayo nyo naman dignidad ng Pilipino at ng batas. Wala pang opisyal na pahayag si Marcaleta tungkol sa nasabing issue. Bago inanunsyo ng ABS-CBN ang kanilang desisyon ay nagpost pa si Marcaleta tungkol sa merger ng dalawang istasyon. "Kahit ano pang termino ang gamitin mo dyan, sabihin mo pang partnership, joint venture, o investment agreement, kahit ano pang itawag mo, sabi nga ni William Shakespeare, what's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Kahit ano pang itawag mo sa rosas, yung amoy niya ay yun pa rin," sabi ni Marcaleta. Tukoy na raw ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP ang limang personalidad na posible umanong nameke dito sa pirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ginamit naman sa appointment ng Commissioner ng Bureau of Immigration. Sa isang statement, sinabi po ni CIDG Director of Police Brigadier General Ronald Lina, tatlo raw sa limang individual ay nakatanggap na ng kanilang mga subpoena. Patuloy namang inaalam ang address ng dalawang iba pa. Sinabi naman po ni Lina ang lahat daw ng impormasyon ay subject pa rin naman sa evaluation at validation. Hiniling din ito sa mga individual na sangkot sa issue na makipagtulungan sa investigasyon. Kasabay nito, hiniling na rin ng general sa mga mayroon pang impormasyon sa insidente na lumantad na rin. Nag-ugat ang naturang issue noong Martes ng hapon nang matanong ang tungkol pa rin sa appointment ng Bureau of Immigration, itong bagong Immigration Commissioner daw. Pero nang magsagawa ng verification, sinabi po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na wala naman daw ganitong appointment document na pinirmahan ng Pangulong Marcos. Noong Miyerkules, sinabi ni Cruz Angeles na sinimulan na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang kanilang investigasyon dito pa rin sa appointment document.
Hindi naman raw dapat naihinto ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa sugar fiasco hanggat hindi pa humaharap si Executive Secretary Victor Rodriguez sa panel para sa cross-examination. Sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na kailangan umanong makross-examine muna si Rodriguez kaugnay ng kanyang ibinigay na testimonya. Karapatan daw ito ng bawat miyembro ng komite at para na rin sa pagiging patas sa kanyang mga nabanggit sa kanyang testimonya na mayroong negatibong epekto. Ang pahayag ni Pimentel ay kasunod na rin ng naging statement ni Senate Blue Ribbon Chairman Francis Tolentino na posibleng lumiban ulit si Rodriguez sa susunod na pagdinig dahil na rin sa conflict sa kanyang schedule. Ipinaliwanag ni Rodriguez na magpo-focus ito sa paghahanda sa nalalapit na overseas trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat nakatakda kasi itong bumisita sa Indonesia at Singapore sa susunod na linggo at sa Estados Unidos naman sa mga susunod pang araw. Sa sulat naman ng opisyal, sinabi nitong nasagot na rin daw niya ang katanungan ng mga senador kaugnay ng pag-i-issue ng Sugar Order No. 4 na tumutukoy sa pagpayag sa importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal sa bansa. Sinabi din ni Rodriguez na ang resolution ay na-draft lamang at hindi naman daw nag-materialize. Kaisa rin daw dito ng Senado sa pagtugon sa issue ng korupsyon. Una nga rito ay kinestyon din ni Senator Risa Ontiveros ang hindi pagdalo ng Executive Secretary sa mga pagdinig. Iyak naman ang PNP na mas ligtas na ang mga pamamasyal at paglabas ng ating mga kababayan kasabay ng pagsisimula na ng Burmans sa bansa. Sinabi ni PNP Chief Rodolfo Azarin Jr. na ito ay dahil sa mas marami na raw ang kanilang ipapakalat ng mga pulis sa mga malls, shopping centers, streets at iba pang mga establishments para mapigilan ang mga crime incidents ngayong Burmans. Ayon kay Azarin, inaasahan na raw kasi niyang kapag pumasok na ang Burmans ay tataas ang mga krimen, hindi lamang sa National Capital Region kundi maging sa buong bansa. Mayroon din umanong mobile patrols maging ang pagde-deploy ng mga ito ng Special Action Force o SAF. Ang mga police officers naman ay dapat umanong naka-alerto sa mga crime-prone areas. Nagbigay na rin daw ang PNP chief ng direktiba sa mga district directors na ipagbigay alam sa lahat ng mga village leaders kaugnay ng kanilang crime expectation para alam nila kung saan magpapadala ang PNP ng kanilang mga personnel. Una nga rito ay iniulat ni Azarin kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patuloy daw ang pagbaba ng mga index crimes sa unang 56 na araw ng Pangulo sa kanyang pwesto. Sinabi naman ng top official ng PNP ng bansa na ang trend ay naobserbahan nang ikumpara ang data mula sa parehong period ng panunungkulan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong taong 2010 at sa ilalim ng panunungkulan noong 2016 ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang talamasaya namang iniulat po ng Department of Education na walang nagpositibo raw sa coronavirus disease 2019 mula nang nagbukas itong face-to-face classes noong Agosto 22. Pero sa kabila nito, tiniyak naman ni Department of Education Spokesperson Attorney Michael Powana at uli nilang imomonitor itong sitwasyon ng COVID-19 sa mga paaralan araw-araw at ipagpatuloy ang counseling sessions sa mga hindi pa bakunadong learners at school staff maging ang rollout ng mobile COVID-19 vaccination sa mga paaralan. Bago magbukas ang klase, sinabi ni Powana na nasa 19% lamang ng mga learners ang fully vaccinated laban pa rin sa COVID-19 base na rin yan sa DepEd Learner Information System. Kung maalala, pinayagan na pa rin ang mga guro at mga estudyante makipag-participate sa face-to-face classes kahit ano paman ang kanilang vaccination status. Samantala, sa nakaraang dalawang linggo ay nakatanggap pa rin naman ang Department of Education ng magandang feedback sa kanilang mga regional offices kaugnay ng mga sitwasyon sa mga paaralan. Wala rin umanong major o untoward incidents na nangyari sa mga nakaraang araw. Una rito, sinabi ni Powana na maglalabas pa ang mga ito ng memorandum order para naman sa extracurricular at co-curricular activities na kanilang isasama para sa school year 2022-2023. Una nang pinaalalahanan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga guro na mag-focus sa academic dahil na rin dito sa learning losses dahil pa rin sa epekto ng COVID-19 pandemic. Mayroon din umanong psychosocial support activities para makapag-focus sa mga estudyante sa kanilang mental health at well-being. Ngayong taon, mahigit 29 na milyong estudyante ang naka-enroll sa public at private school. Ang Filipino community sa Indonesia na makatulong ang state visit ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa estado ng mga manggagawa, partikular na ng mga guro at manghihisda. Ayon kay Bongbong International Correspondent Ginovelia Limpincumla, direkta sa Jakarta, hiling ng mga OFW na nagtatrabaho bilang mga guro sa Indonesia ang mas mataas na sahod at dagdag na benepiso. Bukod dito, inaasahan rin ang tulong para sa Filipino fishermen na inarating
arresto umano ng Indonesian authorities sa kanilang territorial waters dahil sa iba't ibang violations katulad ng illegal fishing, smuggling at illegal entry. Todo na rin ang preparasyon ng grupo ng mga Pinoy sa afternoon community gathering na gaganapin kasama ang presidente sa Setyembre 4. Sa ngayon, ayon kay Kumla, wala pang reports na may grupo o mga aktivista na may plano na magprotesta kasabay ng state visit ni Marcos Jr. at pakikipag-usap sa Indonesian officials sa Setyembre 4 hanggang sa isa. Siya po ay makikinig sa mga Pilipinong nangangailangan rin ng suporta ng gobyerno, lalo na sa kanilang mga benefits pag nandito na ang ating mahal na presidente. We will be having most probably discussions regarding some of the Filipinos who were caught through illegal fishing because of illegal fishing and other problems kung bakit ay nakakulong sila.